Kumusta mga kabayan? Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta ang inyong mga araw? Gaya nga ng ating laging ginagawa, ngayon ay magre-react tayo sa isang video na naman ni Idol. Ito yung upload niya kahapon na ang title ay First Time ni Idol Rafi na mapikon ng ganito. Title pa lang talagang ano na. Alam naman natin o kahit naman sino siguro ay nakita na kung paano magalit itong si Idol Rafi Tulfo. Kasi pag talagang nagalit ito ay nagmumura. Okay, bago natin tunguhan yung video nga ni Idol, tayo bilang mga anak, isa sa pinaka main responsibility natin ay alagaan ang ating mga magulang. Bigyan sila ng magandang buhay. Ngayon mga kabayan, pag-uusapan natin kung bakit nga ba napikon itong si Idol Rafi Tulfo. Alam naman natin na kapag may nagpupunta kay Idol upang humingi ng tulong, ay talagang agad-agad tumutulong si Idol. So ayun na nga mga kabayan, nagpunta nga itong si Ateng sa tanggapan nga ni Idol Rafi Tulfo kasama nga yung nanay niya. Si nanay niya ay 79 years old, matanda na si nanay. Humingi ng tulong dahil daw yung mga kapatid niya ay hindi nagbibigay ng tulong para sa kanilang magulang. Kaya daw ay hindi niya na kayang tulungan o mabigyan ng suporta itong si nanay. Eh, sinong hindi magalit doon? Gaya nga ng sabi nga ni Idol, eh, sinong matutuwa na makita yung magulang nila ay pinagpapasapasahan ng mga anak? Diba? Kaya lalong uminit yung ulo ni Idol kasi nga itong si Ateng, itong anak nga ni nanay, ay parang nagte-take advantage na parang alam yung nagpaparinig na may bahay kasi sila. Kaso, ayaw doon tumira. May negosyo sila. Pero ang nangyari nga daw, maraming mga alibay, maraming mga rason na kesyo daw yung negosyo ay matumal. Ang gustong mangyari nitong si Ateng ay makahanap ng bagong bahay daw, makahanap ng bagong pwesto na doon sa magbi-business. E doon, uminit yung ulo ni Idol kasi unang-una, may bahay na, bakit pa kailangan maghanap ng bahay? May business na, bakit kailangan pang maghanap ng ibang lokasyon? Di ba? Kesyo raw, hindi raw maganda yung hanap buhay nila doon sa tinitirhan nila ngayon, kaya gustong maghanap daw ng bagong bahay na rent toon. Yung parang nagpaparinig siya kay Idol eh, na akala naman ni Ateng, itong si Idol eh, ganun-ganun na lang. Si Idol na ang magbayad ng lahat. Si Idol ang maghanap ng bahay para sa kanila. Kasi unang-una kasi, itong mga anak, itong mga magkakapatid na to, ay parang hindi man lang nakitaan ng sinsiridad upang alagaan yung kanilang magulang. Hindi man lang gumawa ng paraan para kalingain yung kanilang magulang. Kasi wala eh. Na maraming rason na kaysa daw ganito, na kaysa daw ganoon. Diba? Bilang mga anak, hindi dapat ganun ang ating kaisipan. Diba? Kasi sabi nga ni Idol, nung bata pa tayo, inalagaan tayo ng ating mga magulang. Hindi tayo pinabayaan. Ngayon, malaki na tayo. Andyan pa rin ang ating mga magulang para alagaan tayo. Ngayon, mga matanda na ang ating mga magulang, dapat suklian naman natin yung ginawa nila noon kasi yun lang naman ang ating maibibigay sa kanila, di ba? Hindi man tayo makaabot sa kanila tulong financial, pero yung kalinga man lang, yung alaga man lang, yung pag-aaruga sa kanila, di ba? Yun lang naman eh. Grabe naman kasi itong mga magkapatid na to eh. Tatlo sila magkapatid, tapos ang daming rason na kaysa daw sabi ni Ateng na yung pamangkin daw niya walang mag-aalaga. Yung isang kapatid naman na kaysa daw yung mga anak ay nag-aaral, yung asawa daw ay wala. Wala daw mag-aalaga kay nanay. Di ba? Hindi yun ang rason. Hindi yun ang pinaka-problema. Ang problema ay kayo. Kayong magkapatid dapat gumawa kayo ng paraan. Yun nga ang sabi ni Idol. Kasi kung tutuusin, hindi naman ganun kabigatan ang hinihingi ng magulang eh. Ang gusto lang nila, alagaan sila sa bahay. Diba? Eh kung hindi nyo kaya mag-alaga, eh maghanap kayo ng katulong, diba, na mag-aalaga sa inyong magulang o kaya maghandap ng mga kamag-anak na kayang alagaan yung inyong mga magulang. Hindi yung pinagpapasapasahan ninyo na para bagang ano lang eh, na lagay mo dun. Mali. Hindi ganun. Magulang natin yan eh.
79 years old na si nanay pero parang walang pakialam yung kanyang mga anak. Dapat sa kanyang mga edad, nasa bahay, nagpapahinga, hindi yung ganyan pa yung nangyayari. Grabe, kawawa naman si nanay. Parang ginawang instrumento lang si nanay upang manghingi ng pera kay Idol Rapid Tulfo. Siguro ang maipapayo ko lang sa lahat dyan, mga kabayan natin, na may mga magulang pa, hanggat naandyan pa ang ating mga magulang, alagaan natin. Alagaan natin. Kasi gasino lang naman yung makikita natin sila na masaya. Kasi mga matanda natin mga magulang. Diba? Naghahangad yan na magkaroon ng magandang buhay. Hindi man natin sila mabigyan ng sobrang malaking bahay. Hindi man natin sila mabigyan ng magarang kotse. Yung pagmamahal. So ayun na nga mga kabayan, maraming salamat sa inyong panonood at sana huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa aking channel kung bago pa lamang kayo. Salamat mga kabayan. Peace.